Ayan, nandito po yung ating kasamang kakapanayamin, si Sir Romel ng Barangay Bunol. Kitang-kita po natin yung kanyang palay dito na medyo halos sumasapaw na. Sir, anong binhi yung palay nyo na to, sir? 2096 po, sir. Anong kwansyal? Anong klaseng hybrid siya? O hybrid po siya. Ah, hybrid siya. Oh. Ito yung tinatawag na anong klaseng hybrid? Longping 29. Ah, Longping. Oh. So, hybrid yung binhi. So, dun sa mga hybrid na binhi, kasi yung ating Pangulo ay nakipagkasundo ng SL Agri Supply Corporation, sir. Ito yung kwan ng mga hybrid at ito naman yung SL. Andyan yung SL8, SL9, ganun. Basta binhing SL. Sa binhing hybrid, ano po yung maganda at hindi ninyong magandang naging karanasan sa nasabing binhi? Makon po, malakas po siyang kumain po ng pataba. Ah, yun po yung kaibahan. Apo. Nung SL dun sa inbred, inbred na ginagamit nyo. So, mas magastos kung baga. Apo. Ngayon, yung maganda sir na karanasan ninyo sa SL. Eh, pag marami pong pataba, ayun po, medyo maganda po yung kakalabasan po ng ani kasi marami po siyang may bibigay na ani po. Maganda po yung lintong ng palay pag ganong marami pong pataba. Malakas yung umani. Apo. Pag marami yung marami pataba po. Paano kung kukunti yung patabang kaya nyong ibigay? Ano po ang masasabi nyo ron? Ayun lang po eh. Kun po, may na po nga ani yun. Kasi wala kulang po sa pagkain. Parang malilit lang po yung lintong ng palay. Ganun pong kuhan. Matagal na kasi yung SL8 na yan. Hindi alam ng Pangulo na dati nang itinatanim ng mga magsasaka yung SL8. Ewan ko kung totoo yung sinasabi niya na 300. Mahirap ng umani ngayon ng 300 kada ektarya. Noong unang inintroduce yung SL8, ngayon kinospread na lang sa Davao yung mga yan, yung mga SL8 natin na tinatanim ngayon. Yan kasi may hidden agenda dyan, pagpirma ng ating Pangulo sa mga SL Agritech. Dati ng sistema. Nung una, ganyan din eh. Kay Duterte, meron ding pinopromote din niya yung SL Agritech eh. SL8. Noon, ayaw ko dyan sa SL8, yung masyadong magastos. Yung lalo na ngayon, yung inputs masyadong mahal. Tsaka yung binhi masyadong mahal. Hindi na dapat i-promote pa yung SL8 na yan. Inputs ngayon $2,000 yung pataba. Samantalang noon 800 to 900 lang noon. Kumpara mo yung gastos ng isang hektarya ngayon noon kaysa ngayon na matagal nang ano yan eh, matagal nang ginagamit ng mga magsasaka yan. Hindi na bago sa mga magsasaka dahil nung una water pump pa lang ang ginagamit ng karamihan. Nakikita ko na talaga na talagang gumagamit na sila ng hybrid na yan. Kaya hindi na bago sa mga magsasaka. Kahit na hindi niya i-promote, alam na ng mga magsasaka yan. Saka isa pa, ang SL, mga ganyan, ay mahalang gastusin. Mahalang gastusin yan. Gumagastos po sila ng malaking halaga. Maabot ng halos 50,000 ang gastusin sa bukid ng per hektar. Lalo na ngayon dahil lumubli po ang mga gamit sa bukid tulad ng pataba, pesticide, lahat po. Palay na nga lang ang hindi tumataas eh. Yan sana ang pagkukulang pansin ni Pangulo. Yung bigyan niya ng kaukulang magagamit o pundo yung NFA. NFA lang naman kasi ang magandang pagbintahan ng mga magsasaka. Para sa akin, ang pagkukulan o ipromote ng Pangulo ay pamimili ng NFA. Bigyan pansin niya
bigyan niya ng malaking halaga o pundo yung ini-pay. Ang dapat sana, eh, pagkagaling ng bukid, ipataas pa lang ng 20 o hanggang 25. Yan po ang pangarap ng magsasaka para makabawi naman sila. Okay naman yung sinasaka ko. Ano pong variety yung gamit nyo ngayon? Triple 2. Triple 2. Anong klaseng binhe? Inbreed. Nakaranas na po ba kayong gumamit ng hybrid seeds? Naranasan ko na yung SL7 at saka SL9. Mani ako ng kulang 200 sa SL9. Pero shaking crop yun. Obserbasyon ko sa hybrid na SL ay mahina pagkatagpulan. May kahinaan. Wala pa akong nakita o narinig na umanit ng 300 doon sa SL na yan, na hybrid. E kung ako kasi ang tatanungin, kaya naman yan eh, yung rice self-sufficiency dito sa ating bansa. Kung ang ating gobyerno ay bibigyang suporta o lahat ng suporta ng pangangailangan ng hybrid para sa isang magsasaka, ay ibibigay ng kumpleto ng ating gobyerno. Kung pwedeng magkaroon ng rice self-sufficiency yung ating bansa. Kasi matagal na natin ginagamit yan, yung hybrid na yan. So ang nagiging dahilan dyan ay yung sobrang kahirapan ng ating mga magsasaka ay hindi nila talaga maibigay yung sapat na pangangailangan ng halamang palay para makuha yung talagang magandang ani na siyang magbibigay solusyon doon sa ating kakulangan ng rice self-sufficiency. Kulang kasi yung subsidy talaga na naibibigay ng gobyerno. Yan, sa tingin ko, matutugulan yung problema na yan. Pero kung hindi maibibigay ng ating gobyerno yung kompletong subsidy para sa ating mga magsasaka, ay mapakalabong mangyari yung magkaroon tayo ng rice self-sufficiency dito sa ating bansa. Kasi ang SL Agritech Corporation, isang kumpanya ng hybrid seed. So lumapit siya sa ating Pangulo. Ang nakikita ko dyan is business yan eh. Kasi tignan mo ang hybrid, ang binhi niyan is napakamahal. Sa binhi pa lang napakamahal.